Hello guys! So yan. Yan, ma-check up bills na naman tayo. Magmaritis muna tayo. Chismosa talaga, no? Hindi nga, ano ba? Naalala ko kasi na ano, diretso tuloy-tuloy na tayo. Wala nang maraming, ano, pasakali. Kasi nga, maritis eh. Hindi nga, check up bills tayo. Mag-check up ding tayo ngayon. Kasi naalala ko, medyo matagal-tagal na yun. Na meron kasi nagtanong sa akin kung paano ba or pagdating ba dito yung tungkol sa pagbibigay ng gamot sa mga pasyente. So alam nyo guys, magandang tanong talaga yun. Matagal ko na yung pinag-isipan dati pa na gagawa sana ako ng kunting tips or idea, pero wala pa naman ako masabi sa pagkakataon na yun kasi nung time na din na yun is hindi pa kami allowed magbigay ng gamot. So ngayon, yun ang pag-chichismisan natin. Chichismisan talaga. Yun ang pag-uusapan natin. Kasi ganito ang mangyari. Yung katulad sa amin, sa atin, lahat ng under ng HSS, may natapos ka man o wala, related ka man ng medical field o wala or hindi, may experience ka man o wala. So pagdating dito guys, ang mangyayari niyan is hindi mo na kayo makakabigay ng gamot. Alam nyo ba kasi kung bakit? Kahit sabihin na natin na yung may mga experience na talaga kayo or yung may alam na doon pagdating sa mga bagay na yan. Kasi ang mangyayari niyan is ganito yan. Pagdating kasi natin dito, yung sa amin kasi, yung iba naman na batch is pagdating nila dito or nung nauna pa sa amin, siguro nag-aaral sila dire agad ng lahihoy taya, which is practical nurse. So nung time kasi na kami na, yung training kasi namin is yung pag-aaral pala namin is ano yun siya, care assistant, kumbaga huiva abos taya. So bago ka magiging lahihoy taya, dadaan ka muna pagka huiva abos taya. So yun yung dinaanan namin. Pero yung iba naman, nung nauna pa sa amin is dumiretso na sila. Kumbaga, nag-aaral na sila ng practical nurse na course. So, yun ang nangyari sa amin. Kasi nung natapos na namin yung huiva abos taya, nung nagkaroon na kami ng certificate, so pagdating namin sa workplace talaga kung saan kami na destino is hindi pa kami allowed magbigay ng gamot. Kasi kailangan pala naming dumaan muna ng exam. So marami kaming pinagdaanan, kumbaga marami kaming mga lessons or mga exams na dinaanan bago kami nag-allowed o bago kami nagkaroon ng permission na makapagbigay na ng gamot. Kasi yung sa akin, yung sa amin, hindi ko kasi naalam na yung sa iba eh, kasi hindi kami magkasabay-sabay nung time na yun. So ito, yung tungkol sa akin at saka sa mga kasama ko. Yung sa akin kasi nagkataon lang din yun na medyo parang magka-cut off na or parang ganun nga siya. So ang nangyari is nakakabuang kasi alam nyo ba kung bakit nabibigyan ka lang ng 2 linggo na pag-aralan tapos in-finish pa. Kahit sabihin na natin pwede naman siyang matranslate into English pero mahirap pa rin kasi buti kung isang topic lang yung pag-aaralan mo. So, marami kasing topic. Kaya, yung time kasi na yon, hindi naman talaga ako totally handa. Pero, trinay ko lang talaga kasi wala, binigay eh. Tapos, ang sabi lang naman, wala namang sapilitan. I-try mo lang naman. Eh, kung pag bumagsak ka naman, okay lang naman kasi pwede ka naman na uulit ka ng uulit ng mag-i-exam hanggat sa papasa ka. Kasi, hindi naman talaga ano yun. Pero, kailangan talaga makailang bagsak ka man or maipasa mo man kahit na isang beses mo lang na isang beses ka lang nag-exam, kailangan talaga natin yun para na magkaroon tayo ng permission na makapagbigay ng gamot. So ang nangyari na yun talagang puyatan, pero alam nyo gustong gusto ko yun guys, doon ako pumayat, alam nyo ba? Pero nung pinayat ko na yun, Diyos ko, kung ano yung pinayat ko noon, doble din yung itinaba ko ngayon. Tingnan nyo ako. So, bayaan nyo na lang yan dyan kasi hiyang eh. So, ngayon, yun ang nangyari. Nag-take kami ng exam, nauna ako. Tapos, sumunod na yung mga kasamahan ko. So, nung kasi sa awa ng ano naman,
asawa ng Diyos naman at saka sa pagsisikap. Anong sisikap talaga ako nung time na yun kahit hirap. Pero hindi ko inasahan talaga na may pasa ko yun kasi sobrang hirap. So, trinay ko lang naman kasi nagkaroon lang ako ng lakas ng loob kasi ang sabi kong ayoko kasi paano pag bumagsak ako. Nung sinabi kasi nila na kahit makailang bagsak ka pa, paulit-ulit kang paulit-ulit na mag-i-exam, okay lang. So, yun parang nabuhayin ako ng loob kasi akala ko pag bumagsak na ako, isbagsak na talaga. So, hindi pala kasi meron ka namang mga, exercises din, meron din namang mga questions na binibigay na related doon din sa mga inaral mo na lesson. So, yun ang nangyayari. Kaya ang mangyari doon, kapag nakapag-take ka na ng exam na yun at maipasa mo na yun, so, meron ka ng permission na makapagbigay ng gamot. Kasi yung inaral namin kasi na yun, lahat kami dito, pare-pareho naman. Kasi kung bakit kasi namin inaano yun, kasi kailangan namin na malaman din kung yung mga gamot na yun is paano nga ba yung mga gamot na yun, ano nga ba yung mga epekto ng gamot na yun sa katawan ng tao. So, yun, hindi naman talaga sinisa-isahin mo kada gamot talagang ano, hindi, kasi Diyos ko, nakakabuang talaga pag yun ang inaral mo, patay na. Sabi ko, wala na, eh di bali na lang talaga, hindi ko makapagbigay ng gamot. Wala na mag-aral, uy. Hirap kaya, no? Hirap pa na ako mag-Tagalog, tapos yun pa yung finish na yun, Diyos ko, day. Tapos yun, yun lang, nag-aral kami, yung mga, mostly kasi doon sa mga, talagang, ano naman, kasi, sa mga dosage ng gamot, at saka, kung paano mo yun, pinapainom, yung mga oras, yung mga ganun. So, yun ang nangyari nung oras na nag-take kami ng exam kasi more on related talaga siya sa gamot. Tsaka alam nyo ba, kung alam nyo lang talaga, alam nyo kung nung time na lang talaga na yun na pwede ko nang itigil ko na kasi kadaming tanong na ano kasi yun, part na part 1 and part 2 kasi is theory yun siya. Tapos alam nyo ba, hindi sa lahat ng tanong doon is talagang familiar or kahit sabihin na natin na alam natin na narinig na natin pero hindi mo pa rin masabi-sabi kung alin talaga doon sa mga sagot na yun ang tama. Kasi halos magkakahawig, magkakalapit lang yung mga tanong. So, yun nga yung dahilan na bibigyan ka na pagkakataon na mag-aral, bibigyan ka naman ng lessons na aaralin mo at tsaka doon din naman kukuhanin yung mga questions. At tsaka yung part 3 at tsaka 4 is yun na yung sa mga dosage ng mga gamot. Kumbaga, yung measurement ng mga gamot. Kung halimbawa, ilang beses mo siya pinapainom sa isang araw, ilang beses mo siya pinapainom sa ilang linggo, yung mga ganun na calculations. Kumbaga, more on calculations talaga siya. So, yun yung inaral namin. Tapos, nung naipasa na namin yun, so nung pumasa na kami, so allowed na kami magbigay ng gamot. Magbigay lang ng gamot ha, pero hindi kami yung taga-prepared ng gamot. Kasi every meals from morning, iba kasi yung mga gamot na iniinom nila. So nakapakete na yun, may mga pangalan na yun, nandoon na yung mga pangalan ng gamot na kasulat, kung ilang milligram, ilang gram, so nandoon na lahat. So bukod pa yung may mga a liquid na sinasabay sa pag-inom, kung pang umagahan, pang tanghalian, at saka may alas 2, may alas 4, tsaka may alas 8, yung mga ganun. Kasi kada pasyente, kasi meron silang mga gamot na hindi lang sila umaga, tanghali, hapon. So, nakadepende kasi doon sa sakit nila. Kaya yun, may mga oras yung mga gamot nila na kailangan talaga pinapainom sa kanila sa tamang oras. So, yun ang mangyayari doon. Kaya kami nag-aral kasi, yun. Kasi pag hindi ka pa nakapag-aral noon, so kailangan mo talagang mag-aral, dumaan ka sa mga, parang mga briefing, parang sa mga, parang ganon na ano, kasi para maihanda ka na pagdating sa exam, na may alam ka na ganito na ganyan, more on lalo na sa mga calculations, sa mga dosage ng mga gamot. So, yun, kapag naipasa mo na yung exam na yun, is yun, allowed ka na. So, yun nangyari na sa amin. So, allowed na kami na magbigay ng gamot. Kasi pagka
Nagpapakain kasi kami, kasabay na doon yung gamot. So, nangyari kasi sa amin dati, nung hindi pa kami allowed, so, tagabigay lang muna kami ng pagkain, tumutulong lang muna kami. Pero meron na talaga, kung sino talaga yung partner namin na mga lahihoy taya or di kaya yung mga sayranhoy taya. So, sila talaga yung magbibigay ng gamot. Kahit magkasama pa kayo, so, habang nagbibigay ka ng gamot, anang pagkain, sila yung magdadala ng gamot, sila yung magpapainom. So, ngayon, nagagawa na namin siya kasi meron na kaming parang license na, hindi, permission. So, meron na kaming permission na makapagbigay ng gamot. So, yun madami siya. Kaya kailangan talaga namin naaralin siya. Kasi, ang nangyari doon, bukod sa magbibigay ka ng gamot, pati yung paglalagay ng eye drops sa mata nila. So, pag, yun nga ang sinabi ko. Pagka nagkaroon ka na ng permission, magagawa mo na yun. So, hindi lang naman kasi magbibigay ka ng gamot eh. Meron kasabay ng gamot, yung maglalagay ka ng eye drops sa mata nila. Merong bukod pa doon is meron yung asthma na parang ano, parang spray, ano ba tawag doon? Asthma swikit kasi yun dito sa ano. Yun, so parang binubumba sa bunganga nila para ano, yun kasali na yun. So kailangan talaga alam mo at saka pag-aralan kasi kasali na yun. So nung nagkataon na nung lahat na kami sa batch namin na nakatapos na ng pag-exam at lahat pumasa. So yun, lahat na kami, allowed na kami, makakagawa na kami noon ng mga ganyan. Pero hanggat hindi mo na kami magiging lahihoy taya, marami pang mga bagay na hindi namin pwedeng gawin. Kahit alam na namin na gawin, hindi pa ipapagawa sa amin kasi nga, kailangan muna namin na magiging practical nurse. So kaya kami nag-aaral ngayon ng practical nurse. Kaya yung mga nandyan pa sa Hong Kong ngayon, yung mga kahit saan bang ibang bansa pa ba yung open itong HSS na to. So, wag muna kayong mag-advance mag-isip, tawag dito. Wag masyadong excited kasi pagdating dito is, ang mangyayari sa atin is talagang assistant lang muna. So, mag-a-assist lang muna tayo. At saka, huwag magmamadali kasi darating naman tayo doon sa punto na pwede ka na rin na magbigay ng gamot. So, yun, yung ganun. Kasi, mayroon kasi din yung mga certificate. Eh. Kailangan aprobahan din yan. Kailangan magkaroon ka ng certificate ng ganyan para na makapag, ano ka na, makapagbigay ka na ng gamot. So, yun. Kasi naalala ko lang, tinanong pala sa akin yun dati. So, ate, paano yan? Kapag nurse ka na, kapag ano ka na, kahit nurse ka na, nurse ka lang naman doon sa atin eh. Hindi naman dito. Kasi kung gusto mong ipagpatuloy yung pagka-nurse mo dito, mag-aaral ka ulit or meron silang i-offer yata sa'yo na, ano bang tawag doon, para, ano ba yun, parang itutuloy mo, para dito ka na, nurse ka na sa atin, so magiging nurse ka pa rin, so mag-aaral ka pa rin, so yung ganun. So, hindi porket nurse ka na or kahit nag-ano ka man sa ano, kasi lahat dito pantay. So, walang nurse, walang doktor kasi pag bago talaga, pag lalong-lalo na tulad sa atin na mga baguhan talaga na darating dito is mag-uumpisa talaga tayo. Talagang babalik tayo doon sa pinaka-umpisa. So, yung mga nurses na talaga, maswerte sila kasi alam mo, may pagkakataon talaga sila na may ano na magbibigay ng pagkakataon na pwede silang mag-aral, pwede nilang ipagpatuloy dito yun. Para at least yung profession nila na yun is magagamit nila dito. At saka, ano, medyo mataas yung sahod. So yun, may kaibahan yun. Kasi madali para sa kanila na kasi diba syempre, ano na sila. So yun yung kaibahan. Pero pagdating dito, kung bago ka man or galing ng Hong Kong, basta yung mga under ng HSS, so yun talaga, kailangan talaga muna dumaan tayo sa mga ganun. Para at least, lahat, para lahat pantay, lahat kayo pare-pareho, walang hindi, pwedeng hindi mag-exam. So kahit sabihin mo man na ayoko, hindi ka naman pipilitin na, sige mag-exam ka na ngayon na agad, hindi. Depende sa'yo kung kailan ka mag-exam, pero talagang kailangan mong mag-exam para naman makapagbigay ka ng gamot. So, yun. O, salamat pala doon sa nagtanong about doon sa gamot. So, yun. At saka, pag gamot kasi yung pag-uusapan, ganito kasi yun.
Hindi din porkit nakabalot na yun yung gamot, isa, bigay ka lang na ng bigay, kahit may oras doon. So, kailangan pala talaga, kasi hindi may iwasan na magkakamali ka. Kasi bukod doon sa gamot na naka-prepared na siya, naka-sealed na siya sa plastic, mayroon pang ibang isasabay doon ng mga gamot na, halimbawa, may ibang gamot pa nakalagay lang sila sa maliliit na yung plastic na cup, tsaka mayroong mga liquid pa na gamot. So, kailangan talaga, nakabukod kasi din yung nakapack na siya, yung ready na siya, mayroon pa ding iba pa ring nakabukod na yung kung kailan inihanda nila na isasabay mo sa pag-inom. So, yun. So, kailangan talaga ingat. Titingnan ng mabuti, babasahin ng maayos yung pangalan ng pasyente. At saka kapag hawak mo na yung gamot na naka-plastic na siya, meron pang ibang gamot. So, kailangan talaga titingnan mo rin. May pangalan din naman, may oras din kung kailan siya ibibigay. Para kahit papano naman is may bigay mo siya ng maayos. Kasi may mga oras eh. Kasi pag hindi na ano doon sa oras talaga ng pag-inom nila. So, syempre, parang maano din yung kondisyon nila. So, yun. So, nung time na yun na, yun, yung lahat na kami, allowed na kami, so makapagbibigay na kami. Pero, hindi ibig sabihin nun na may permission na kaming magbigay. So, parang, sige, alam na namin ganito, ganyan. Hindi. Dahil kahit hanggang ngayon, nagtatanong pa rin kami doon sa mga kasama namin. Kung hindi talaga kami sigurado, talagang tinatanong namin, lalong-lalo na sa mga pagkain. So, yun, pag-uusapan din natin yung pagkain sa susunod natin na Chica Bells, kasi iba din yun. So, yung pag-uusapan natin ngayon is yung sa gamot. So, marami yung mga gamot. Marami yung mga binibigay sa kanila ng mga gamot na may mga oras na nakasulat, tapos pagdating pa doon, bukod pa doon, kasi may nakalagay kasi doon na mayroong 8 in the morning, may 12, may 2, mayroong alas 4, at saka mayroong alas 8. So, yung iba pa nga, mayroong alas 5. Depende yun sa cases nila. Nakabukod yung mga yun. Pero, sa amin naman, kasi meron naman talaga kaming, so mostly lang yung binibigay lang talaga namin is yung breakfast, lunch, at saka yung around 2 o'clock, yung magkakape sila, at saka yung pang alas 4, at saka pang alas 7 ng gabi. So, yung mga iba pang gamot talaga na hindi sila sa mga oras, kumbaga pili lang sa mga pasyente yung binibigyan doon. So, naka-alarm na yun, kumbaga naka-ready na yun talaga na automatic na yun na yung mga lahihoy tayo or yung mga kasamahan namin na talaga expert na yung alam na talaga na. So, sila na yung magbibigay na talaga sa So, doon lang kami muna sa yung pang morning, lunch at saka evening. So, yun. Kasi, minomonitor nila yun yung mga gamot na may mga oras talagang naka-organize talaga yun na ito ibibigay sa ganitong oras. So, yun ang mangyayari. So, yun. So, yun lang ha. Huwag nyo lang din po problemahin na paano yan kasi ito pag inom ng gamot hindi. Huwag nyo problemahin yun kasi pagdating nyo kasi nyo naman, may training naman kayo. So, makikita nyo naman the way paano nila binibigay yung gamot, yung mga gamot. Hindi nyo kailangan aralin isa-isa yung mga gamot. Kasi hindi nyo kailangang madaliin kasi dadaan pa naman kayo sa kumbaga dahan-dahan lang, hinay-hinay lang kasi darating din naman kayo doon. So hindi nyo kailangang problemahin yan kasi kahit hindi naman tayo magbibigay ng gamot or kung darating man yung ilang buwan pa bago makapagbigay ng gamot, hindi tayo dapat mag-alala doon kasi meron naman tayong kasama, meron naman tayong mga lahiwitay at saka mga sirenhoitaya. So sila yung magbibigay. So tayo kasi kailangan pa natin na mag-aral muna at saka yun, maipasa natin yung exam para magkaroon tayo ng permission na makapagbigay ng gamot. So yun. So yun lang yata yung yung tungkol sa gamot. Yun nga lang din kasi naalala ko lang naman kaya ichichismis ko na lang din sa inyo. Pero sa amin lang din to, hindi ko rin alam sa iba kung allowed na ba sila na magbigay ng gamot? Kasi ang alam ko, ang sa amin lang kasi dito is kailangan muna namin na mag-exam. So, yun. Dadaan muna kami ng exam bago kami makapagbigay. Pero hindi ko alam sa iba ha, baka meron din doon sa iba na kahit hindi na sila mag-i-exam, allowed na sila magbibigay ng gamot. Basta guys, tandaan nyo lang lagi, kahit anong mga pinagdadalal ko dito, pinagsasabi ko dito, isipin nyo na lang na, talagang isipin nyo lang, talagang isa-isip nyo na
experience ko lang to. Base lang to dito sa amin. Kaya yun lang ang sinasabi ko kasi hindi ko alam yung sa iba. Kasi nga, syempre, hindi pa kasi ako nakapag-marites masyado eh. Kaya hindi ko alam yung sa mga ibang batch at saka sa mga ibang lugar, yung mga ibang workplace. Kasi yung sa amin dito is yung sa amin lang talaga. Yung kami lang na batch. Sa amin na batch lang to. So lahat kami dumaan ng exam, lahat kami nag-aral, nag-exam at pumasa. So yun, allowed na kami lahat ngayon na magbigay ng gamot. So yun. At uulitin ko ha, hindi kami yung magpe-prepare ng gamot. Nakahanda na yung gamot. Kumbaga, pag magbibigay na kami ng pagkain sa oras ng kainan, so nandoon na yung gamot. Kuhanin na lang yung gamot. Isasabay pagbibigay kapag nagbibigay ka ng pagkain nila. So yun, sana maliwanagan kayo. At saka sana, basta wag nyo na talagang didibdibin lahat. Relax lang. Pagdating nyo dito, isa-isa lang. Hinahinay lang. Yung baga, ano lang muna natin. Tawag dito. Parang, step by step. So, wag muna nating madaliin. Kasi mahirap. Mahirap. Kasi nahirapan pa nga tayo sa kalisod ng, ano nila eh, ng language nila eh. So, wag muna nating madaliin yung iba. Kasi darating tayo dyan. So, yun. Dito na lang muna tayo. At saka, chika-chika na lang din tayo ulit kapag, ano, kapag kumati na naman tong dila ko kasi ayun, nakipagdaldalan ako sa inyo. So sana guys yung ano, sana yung may mga tanong dyan, magtanong nga kayo para naman at least may idea ako kung ano pa yung ibang sasabihin ko. Ala, marami pa yata akong sasabihin eh. Hindi ko na lang maano kung ano yung sasabihin ko kasi nga, makalimutan ko na rin yung iba. So ano guys, take care muna kayong lahat dyan. At saka ingat-ingat. At saka, God bless sa ating lahat. Tsaka pasensya na ha, nadiretsahan talaga tong chika ko. Wala na akong maraming ano, kasi para dire-diretso ko na lang din i-upload. But at least, kahit pa paano, mapanood nyo man. So, ayun. Meron kayong makukuhang kunting idea lang. Ang akin lang naman dito is, relax lang. Huwag lang kayong kabahan. Ano lang ba? Be natural lang. Kasi darating. Lahat ng mga bagay naman, darating yan sa tamang panahon. So, huwag nating madaliin. So yan, ingat kayong lahat at saka God bless po sa ating lahat. Magbabay muna ako sa ngayon. At saka salamat sa mga nanonood at saka sa manonood pa. Maraming salamat po sa inyo.